Mga katrops, welcome back sa akin channel, Sports Rock PH. At yung pag-uusapan natin ng balitang, sinagot nga po agad ng NBA ang reklamo sa kanilang Denver Nuggets sa kanilang Game 2. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita nagsalita na nga po ang Los Angeles Lakers patungkol sa trade ni LeBron James sa Dallas Mavericks. Naibalita ko pala nga po sa inyo mga katrops na matapos nga pong matalo ang Denver Nuggets sa kanilang nagdaang Game 2 kontra sa Miami Heat ay hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang mga coaches at players na reklamuhan ng mga referee dahil sa mga maling tawag nga po nito sa kanilang nagdaang laban. At makalipas nga pong isang araw matapos ang kanilang naging laro ay inamin nga po mismo ng liga na tama nga po naging reklamo ng Denver Nuggets. Sa katunayan, meron nga pong dalawang malalaking no call ang nagawa ng mga referee sa kanilang Game 2. Una lang nga po dyan ay nangyari sa unang mga minuto ng third quarter nang hindi nga po natawagan ng mga referee ng out of bounds si Jimmy Butler sa isang play kahit manakatapak na nga po ito sa linya. Kaya dahil nga po dyan mga katrops ay nakalibre pa nga po ang Miami Heat ng 3 points matapos mapasa pa ni Butler ang bola kay Gabe Vincent na nakagawa rin naman ng 3 pointer. Habang ang pangalawa naman nga pong pagkakamali ng mga referee ay nangyari 4 minutes at 30 seconds na lamang natitira sa kanilang fourth quarter nang hindi nga pumatawagan ng goaltending ang ginawang block ni Bam Adebayo kay Jamal Murray kahit man pababa na ang bola nang masupalpal niya ito. Kaya dahil nga po sa ganyang mga klaseng pagkakamali ng kanilang mga official ay nakuha nga po ng Miami Heat ang momentum at panalo sa Game 2 ng kanilang NBA Finals. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balita nagsalita na nga po ang Los Angeles Lakers patungkol sa trade ni LeBron James sa Dallas Mavericks. Dahil nga po mga katrops, nag-trending agad sa social media ang balitang pag-recruit ni Kyrie Irving kay LeBron James ngayong off-season ay sunod-sunod na nga po nagsilabas ng trade rumors patungkol dito. Ngunit ayon na rin naman nga po sa nalabas na balita ni Jovan Buha ng The Athletic, wala rin naman nga po interes ang front office ng Los Angeles Lakers sa mga i-offer nga po sa kanila ng Dallas Mavericks kapalit ni LeBron James, pero na lamang kung ialok nga po sa kanila si Luka Doncic. Yes, si Luka Doncic lang naman nga pong tatanggapin ng Lakers na kapalit ni LeBron James sa isang trade na napakalabor naman nga pong gawin ng Dallas Mavericks. Kaya mukhang imposible na nga po talaga na mangyari ang trade na LeBron James sa Dallas Mavericks. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.